Ah, kung inunod nyo at wala siyang reaction, ibig sabihin may problema yon. Ito kasi yung uno eh. Kung saan yung belt, yun number one. Magandang araw po para sa mga naka gasoline engine. Kasi ito si Sir galing pa ng Antipolo. Ang concern niya, nanginginig daw yung makina tsaka kapag naka high speed, nanginginig ng fifth gear. Nangyari nang dati kay Sir na nanginginig, nalita ng oxygen sensor. Ayun, bago na. So, tapos itong ignition coil, bago na. Mga isang buwan pa lang ito na napalitan. Step by step nga muna siyempre sa troubleshooting. So, kahit bago yan, dinouble check pa rin namin. So, ganito sa mga nakagasoline, tuturuan ko kayo kung paano nyo malalaman na palyado yung isa dyan sa ignition coil. Kasi, kung magbabase ka rin sa RPM niya, hindi siya magalaw. Ayan. Hindi siya magalaw, hindi siya malikot. Tapos pag ni-revolution mo, kanina ni-road test ko. Sabi ko kay Sir, ang pangit ng tunog ng makina niyo, Sir. Palyado to. Yung parang may puk-puk-puk-puk-puk-puk. Mga ganun. Pero kung titingnan mo siya, ayun, stable na stable. Parang mapapagamala mo hindi palyado. So, ang ginawa namin, in-actual check namin yung spark plug. So, turuan ko na rin po kayo kung paano pag-check nyan. Okay, doon tayo ulit. Tatanggalin nyo yung ano. Tatanggalin nyo po yung apat na tornilyo. May tornilyo yan dyan. Oh. Pare-pareho po yan pag troubleshoot nyan sa sakyan. Ay sa lahat ng gasoline. So, iaangatin nyo to habang umaandar. Tapansinin nyo makina, mag-ganun. Aangatin nyo to. Ayan, manginginig siya. Sabi-sabihin, pananginig yan, good yan. Ayan, manginginig ko. Pag ilangat nyo siya, manginginig yan. Ayan. Tapos itong isa na to, walang reaction. Ayan o. Sabi-sabihin, may patay dito. Pwedeng spark plug, pwedeng socket, pwedeng ignition coil. So sabi ko rin sa kasama ko, para sigurado tayo, ang gagawin natin, itong ignition coil na to, pagpapalitin natin. Ayan, ito po dito kanina. So sabi ko, pagpalitin natin yan, ang purpose nyo, kaya pagpapalitin mo, para malaman mo kung ignition coil o spark plug o yung socket lang. Kasi may kadalasan ito socket, magiging problema rin yan. Kaya pinagpalit namin, dito naman siya, walang reaction. So ibig sabihin, kumpirmado na ignition coil yung problema. Ngayon, kung halimbawa naman dito pa rin yung walang reaction, pwedeng spark plug. Kuha naman kayo ng maayos sa spark plug, kapalitan nyo naman ng spark plug, pag ganun pa rin, pwedeng itong socket o kaya linya nyan. Okay? So ito, kumpirmado na ignition coil. Apat yung pinalitan kay Sir, so pinakuha ko kay Sir yung apat na luma. Sabi ko kay Sir, balik natin yung luma. So nakuha ko na yung, nandyan na sa amin yung luma, isasalpak natin. So salpak ko muna. Ayun, ito na po yung luma ni Sir. Kasi sigurado ko, nagpalit ng apat, merong doon isa na maayos pa. O kaya minsan, isa lang talaga nagkakaroon ng problema. Kasi yung iba, palit na ng apat. So, discarding nila yun. Yung sa akin kasi, kung ano lang yung sira dyan, pwede nyo nang palitan. Pwede naman apat. Mas good kung apat, papalitan ninyo. Ngayon, ito, isasalpa ko. Dito sa uno na yan. Ayan, umaandar na siya, oh. Ang pinunaw ng takbo, tapos kanina, pag ni-revolution niya, maayos na rin yung takbo. Ito yung isa, original. Ayan. Ito yung ano dyan. Hindi po porket bago o genuine yung nilagay nyo dyan, okay na. Maaari pa rin ho yan, magkaroon ng problema, kagaya nito. Isang buwan pa lang kay Sir. So, ibig sabihin, defektibo to.
na ignition coil. At original yan, may nangyayari talaga sa mga pyesa na yan na depektibo. Ayun, ito kasi yung una eh. Kung saan yung belt, yun number 1. 1, 2, 3, 4. Okay? So yun, tapos ang ignition coil po, hindi nyo yan makikita na depende sa sakyan, mayroong check engine. Minsan naman, wala. Kagaya nito kay sir, wala kang makikita ang check engine yan, pero minor niya, maayos. So, kaya medyo may, baka mahirapan kayong hulihin. So, basic lang muna. Ang gagawin nyo, basic. Na pag-check. Kagaya ng ginawa namin dito. So, kahit bago yan, sinik pa rin namin. Pasensya na kayo sa, ano, sa ulan. Medyo malakas ang ulan. At mag-iingat tayo rin sa, sa bagyo. Malakas ng bagyo ngayon. Ayun, kay sir, nagaling ang Tipolo. Ito, solve na. Maraming salamat po sa pagpayag na video ko to. Ayun, pagstapan ni revolution mo kanina pag ni revolution ko, pok 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 pok. Parang yung tumuputok. Tapos pag pagbagsak ng minor, nagmi-minor ka na medyo nang gumaganon yung RPM ninyo. Tapos pag naka-minor siya, stable naman. So laging i-check spark plug, ignition coil o kaya yung socket. Okay? Yun lang. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa akin. At kay sir, ingat po kayo pagbalik. Medyo malayo pa.